Nagdulot ng kalituhan sa maraming OFW ang bagong protocol ng Saudi Arabia. Ang sabi raw kasi ng Ministry of Health doon, tanging mga nagnegatibo sa COVID test na nabakunahan ng Moderna, Pfizer at AstraZeneca lamang ang makakapasok. Pero itinanggi yan ng ating Labor Department. May report si Katrina Son. 2011 na magtrabaho si Andrew Letak Isikan sa Saudi Arabia. Umuwi siya nitong Abril para magbakasyon. May 23 raw dapat pabalik na siya sa Saudi, pero naabutan ng bagong protocol doon. I was not vaccinated. So I have to be vaccinated with at least one of the accredited vaccine by the Ministry of Health of Saudi Arabia. That is Moderna, Pfizer, Johnson's and Astra. Bukod sa negative PCR test result at bakuna, sariling sikap daw ang pagpapakuna at sariling gastos ang pag-rebook ng ticket. Nabakunahan na raw siya ng AstraZeneca noong May 28. Kailangan kong lumuwas sa probinsya para maghanap ng vaccine. Specifically Astra kasi yun ang meron dito sa Pinas na accredited ng GACA at saka MOH. Nakipila ako sa Baguio ng 3 consecutive days. Malalaman mo na lang na yun palang vaccine doon ni Sinovac. So di ba umabot ako ng ang haba-habang pila tapos pagdating ko sa dulo na ako na ang mabakunahan tapos Sinovac pala. Si Richard Son, balik na rin sana sa Saudi bilang service crew. Wala pa akong bakuna sa ngayon kasi hindi pa siya part ng package ng medical ko with the local, no, dito sa Pinas. Pero yung bakuna na gagawin is sa ibang bansa na, sa Saudi na. Sabi naman daw ng kanilang ahensya, sa Saudi na sila babakunahan. Kaya medyo naguguluhan pa raw siya at ang kanyang mga kasamahan. Paglilinaw ng dole. Maaari namang makapasok sa Saudi ang mga OFW na nabakunahan ng Sinovac. Basta makakapagpakita sila ng negative na PCR test bago umalis sa Pilipinas. Kailangan din daw ng 7 days na quarantine pagdating sa Saudi Arabia at ng negative na results ng swab test sa ika-anim na araw ng quarantine. Ang mga nabakunahan ng Pfizer, Moderna at AstraZeneca ang exempted sa quarantine. Dumating na rin daw ang sulat mula sa Saudi government na nagsasabi na ang gagastos nito ay ang kani-kanilang mga employer. Noong Webes din daw nagpa siya ang IATF na ilipat na ang mga OFW na aalis sa loob ng 4 na buwan sa A1 category. Kinakailangan lamang magpakita ng verified na contracts nila. Katrina Son, GMA News.